ating dakilain at sambahin ang Panginoong butihin. Ialay mga awitin sa piging na handog niya sa atin. Tayo'y magbigay galang sa Diyos na sa timay lala. Tanay ina ko niya, hiniram kawang iniingatan, ating dakilain at sambahin ang Panginoong buti. Simulan po natin ang ating pagdiriwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga minamahal kong kapatid, bilang paghahanda sa ating banal na pagdiriwang, aminin natin ang ating mga kasalanan at hilingin natin ang awa at pagpapatawad mula sa Diyos. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang, kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang iyong sambayanan naway tuwangan ng ulirang pamumuhay at pagdalangin ni Santo Domingo, maging tagapagtaguyod nawa sa aming katapatan sa iyo, ang namuhay bilang tagapangaral ng maaasahang katotohanan mo. Sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo ang lahat. Pagbasa mula sa Aklat ng Mga Bilang. Noong mga araw na iyon, sina Miriam at Aaron ay nag-usap labang kay Moises tungkol sa asawa niyang taga-Kus. Ang sabi nila, si Moises lang ba ang kinakausap ng Panginoon? Hindi ba tayungan? Hindi kaila sa Panginoon ang usapan nilang iyon. Si Moses naman na mapagkumbaba, higit kanino mang nabuhay sa ibabaw ng lupa. Walang ano-ano sina Moises, Aaron at Miriam ay tinawag ng Panginoon. Sinabi niya, magpunta kayong tatlo sa toldang tipanan. At nagpunta nga sila. Ang Panginoon ay bumaba sa anyo ng haliging ulap at lumagay sa pintuan ng toldang tipanan. Tinawag niya sina Aaron at Miriam. Paglapit nila, sinabi niya, pakinggan niyo ito. Kung sino man ang nagnanais
hiranging propeta, napakikita ako sa kanyang panaginip at kinakausap ko siya sa aking panaginip. Ngunit kailan ang ginawa ko kay Moises pagkat siya lamang ang lubos kong mapagkakatiwalaan sa aking sambahayan. Kinausap ko ng harapan at sinabi ko sa kanya ang lahat sa maliwanag na paraan, hindi sa pamamagitan ng talinhaga. At siya lamang ang nakakita sa aking anyo. Bakit kayo nag-uusap laban sa kanya? Pagkasabi niyon, nagalit at umalis ang Panginoon. Nang mawala na sa ulap sa ibabaw ng toldang tipanan, si Miriam ay namumuti sa ketong. Nang makita ito ni Aaron, sinabi niya kay Moises, "Kapatid ko, isinasamo kong huwag mo kaming parusahan dahil sa aming kamangmangan at kasamaan. Huwag mong pabayaang matulad siya sa isang buhay na patay, parang ipinanganak ng wala ng kabiyak ng katawan." Kaya si Moises ay dumaing sa Panginoon na pagalingin si Miriam. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Poon, iyong kaawaan kami sa iyo'y nagsisuway. Poon, iyong kaawaan kaming sa iyo'y nagsisuway. Ako'y kaawaan, o mahal kong Diyos, sangayon sa iyong kagandahang loob. Mga kasalanan ko'y iyong pawiin, ayon din sa iyong pag-ibig sa akin. Linisin mo ang aking karumihan at ipatawad mo yaring kasalanan. Poon, iyong kaawaan kaming sayo'y nagsisuway. Ang pagsalangsang ko ay kinikilala, laging nasa isip ko at alaala. Sa'yo lang ako nagsasalang tunay at nagawa ko'y di mo nagustuhan. Poon, iyong kaawaan kaming sayo'y nagsisuway. Kaya matuwid din ako'y hatulan, marapat na ako iyong parusahan. Ako'y masama sa buhay ng iluwan, makasalanan ng ako'y isilang. Poon, iyong kaawaan kaming sayo'y nagsisuway. Isang pusong tapat sa aking likhain, bigyan mo, O Diyos, ng bagong damdamin. Sa iyong harapan, huwag akong alisin. Ang Espiritu mo ang paghariin. Poon, iyong kaawaan kaming sayo'y nagsisuway. Magsitayo po ang lahat. Amang masintahin, ikay hari ng Israel. Alleluia, 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 alleluia. Sumainyo ang Panginoon.
At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Matapos mabusog ang mga tao, agad pinasakay ni Jesus sa bangka ang kanyang mga alagad at pinauna sa kabilang ibayo, samantalang pinauuwi niya ang mga tao. Pagkaalis ng mga ito, umahon siya sa burol upang manalangin. Nag-iisa siyang inabot doon ng gabi. Samantala, nasa laot na noon ang bangka at sinasalpok ng mga alon sapagkat pasalungat sa hangin. At nang madaling araw na'y sumunod sa kanila si Jesus na naglalakad sa ibabaw ng tubig. Kinilabutan sa takot ang mga alagad nang makita nilang may lumalakad sa ibabaw ng tubig. Multo, sigaw nila. Ngunit agad siyang nagsalita at sinabi sa kanila, "Huwag kayong matakot, si Jesus ito." At nagsalita si Pedro, "Panginoon, kung talagang kayo iyan, paparyanin ninyo ako sa ibabaw ng tubig." Sumagot siya, "Halika." Kaya't lumunsad si Pedro sa bangka at lumakad sa ibabaw ng tubig, palapit kay Jesus. Ngunit nang mapansin niya ang hangin, siya'y natakot at nagsimulang lumubog. "Sagipin ninyo ako, Panginoon," sigaw niya. Agad siyang inabot ni Jesus, "Napakaliit ng iyong pananalig," sabi niya kay Pedro. "Bakit ka nag-alinlangan?" Pagkasakay nila sa bangka, tumigil ang hangin at sinamba siya ng mga nasa bangka. "Tunay na kayo ang anak ng Diyos," sabi nila. Tumawid sila sa lawa at dumaong sa Genesaret. Nakilala si Jesus ng mga taga roon. Agad nilang ipinamalita sa buong palibot ng lupaing iyon ng pagdating ni Jesus. Kaya't dinala nila sa kanya ang lahat ng may sakit. Hiniling nila sa kanya na ipahipo man lamang ang mga may sakit kahit sa laylayan ng kanyang kasuotan. At lahat ng makahipo nito ay gumaling. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo ang lahat. Isang pinagpalang gabi po sa ating lahat. Good evening. At pagbati po sa lahat po ng nakikiisa sa atin sa banal na misa sa pamamagitan ng ating live streaming sa iba't ibang social media platforms ng Quiapo Church. Ang pagpapala ng Poong Jesus Nazareno ay sumainyo. Alam niyo po ba na ang ebanghelyong ito, no, yung paglakad ni Jesus sa tubig ay ilang beses inulit sa ating panulat ng mga ebanghelyo. 3 beses po, no, sa panulat ni Mateo, ni Marcos at ni Juan. At ngayon nga ang ating pinagninilayan ay ang panulat ni San Mateo. Sa Pilipino, kapag ka paulit-ulit, maaring nangaasar. Pero sa ating banal na kasulatan, ibahin natin. Sapagkat pag paulit-ulit sa ating banal na kasulatan, lalong-lalo na sa ebanghelyo, ito ay unang-una nagsasabi ng historical accuracy. Ibig sabihin, nangyari talaga. O isipin ninyo, 3 na yung nagsulat. Magdududa ka pa ba na mangyaring naglakad si Jesus sa ibabaw ng tubig? At gayon din, kung ito ay 3 beses inulit, ibig sabihin, nag-iwan ng marka at ng mahalagang aral ang pangyayaring ito sa buhay ng ating Panginoong Jesus at ng mga alagad, lalo na kay Pedro. Hindi ba? Ang mga apostol ay nasa gitna ng malaking alon ng dagat. Ito ay maaring sumisimbolo sa ating buhay, no? Sa buhay ng isang tao na punong-puno ng alon, hangin na malakas, no? Dahil sa mga problema sa buhay at mga pagsubok. Pero si Jesus na lumalakad sa ibabaw ng tubig ay maari din naman na magsabi at magpaalala sa atin na si Jesus is above, no, nasa ibabaw ng lahat ng ito ng pinagdaraanan natin sa buhay. Anong sabi ni Jesus kay Pedro at sa mga alagad? "Huwag kayong matakot, ako ito, si Jesus ito." Nagpasikat lang ba doon si Jesus? "Oy, kaya kong maglakad sa ibabaw ng tubig," no? Hindi po. Isang malinaw na pagpapahiwatig na si Jesus ay kasama nating lumalakad
sa gitna ng mga dumadaluyong na alon ng buhay, sa gitna ng mga unos ng buhay. At narito si Pedro, napakapalad na nilalang. Bakit? Isa siya sa mga nakaranas ng mga kababalaghang ito. Yung makalakad sa ibabaw ng tubig kasama ni Jesus. At eto pa nga, may paghamon si Pedro, hindi ba? Kung ikaw nga talaga yan, Jesus, palakarin mo nga rin ako sa ibabaw ng tubig. Kung, if, mga salitang nangahamon, mga salitang may pagdududa. Minsan, may Pedro din sa ating mga pagkatao. No? Doubtful tayo na kasama natin si Jesus sa ating buhay. Nahawak-hawak tayo ni Jesus sa kamay sa mga pinagdaraanan natin. Totoo naman, minsan sinusubok natin ang Diyos. Parang lagi na lamang kailangan magpamalas ang Diyos ng kanyang presensya sa mga kagilagalalas na pamamaraan na nakakalimutan natin na pati sa mga karaniwang nangyayari sa buhay natin, present si Jesus. No? Pero pinabayaan lang ni Jesus. Lalo na nang palubog na si Pedro. Ngunit nariyan pa rin ang kamay ni Jesus para siya ay sagipin, hilahin sa pagkakalunod. Napakapalad talaga ni Pedro. Pero alam nyo, mas mapalad tayo ngayon. Lalo na tayo ay nabubuhay sa pananampalataya kay Jesus. Lalo na sa ating pong Jesus Nazareno na alam nating nakikiisa sa ating mga pagsubok at mga pinagdaraanan at patuloy na humahawak, kumakapit sa ating mga kamay upang iahon tayo sa kahirapan ng buhay. Kaya naman, anong hamon sa atin ngayong araw na ito? Kung si Jesus patuloy na nag-aabot ng kanyang kamay sa atin, uy, magpahawak ka naman. No? Huwag mong isiping nag-iisa ka. Sa mga pagkakataon ng kabiguan sa buhay, sa mga pagkakataon na talagang madilim ang iyong pinagdaraanan, huwag mong kalimutan na inaabot ni Jesus ang kanyang kamay upang tayo ay iahon. Huwag ka nang magmayabang. Huwag kang feeling. Huwag mong isipin na kaya mong mag-isa. Nariyan ang ating Panginoong Jesus. Hinihintay lamang tayong lumapit. No? At huwag na nating hintayin pang lumabo ang paningin natin na sa mga nangyayari sa buhay natin, parang hindi natin makita ang presensya ni Jesus. Magising ka na sa katotohanan na si Jesus patuloy na kumakapit sa iyo sa pamamagitan ng mga tao na ipinapadala niya sa atin upang iparanas at iparamdam sa atin na hindi tayo nag-iisa. Mga kapatid, ito lang naman ang nais ipaalala sa atin nitong tagpong ito ng paglakad ni Jesus sa ibabaw ng tubig. Kasama natin si Jesus. Hindi tayo nag-iisa. Si Jesus ay higit pa sa lahat ng mga alalahanin sa buhay natin. Kaya anong gagawin natin? Unahin muna natin siya. Huwag kung ano-ano at nagre-resort ka sa iba't ibang mga aktibidad na alam naman natin na makasasama sa atin. No? Unahin natin ang paglapit sa Diyos. At na kahit na gano'ng kadilim ang mga nangyayari sa ating buhay sa kasalukuyan, maaaninag natin na si Jesus ay lumalakad kasama natin gaano man kalakas ang alon o ang unos na kinakaharap natin, hawak-hawak tayo sa kamay ni Jesus. Mga kapatid, tandaan po natin, mas malaki ang Panginoon kaysa sa pinakamalaking pagsubok na kinakaharap natin sa buhay. Sa Panginoon, kaya nating lumakad sa ibabaw ng mga hamon ng buhay. Walang hindi natin malalagpasan. Gawin lamang natin ang ating takot at pangamba ay iwaksi. Magtiwala tayong nakakaalalay ang Panginoon, hindi man minsan masyadong halata. Hawak-hawak tayo ng Poong Jesus Nazareno sa ating mga kamay. Magsitayo po ang lahat. Mga minamahal kong kapatid, manalangin tayo sa Diyos bilang tapat niyang bayan na laging nakatingin kay Kristo.
Kung paanong pinalakas niya ang pananampalataya ni Pedro, alam natin na ganun din siya sa atin. Iaabot niya ang kanyang kamay upang palakasin at itindig tayong muli. Anak ng Diyos, iligtas mo kami. Anak ng Diyos, iligtas mo kami. Ang simbahan ng Diyos, naway magabayan ng kapangyarihan ng presensya ng Panginoon sa gitna ng mga krisis at daluyong na kanyang nararanasan. Manalangin tayo. Anak ng Diyos, iligtas mo kami. Ang mga bansang pinaghihiwalay ng mga digmaan at pag-aalitan, naway magkaroon ng katarungan at kapayapaan. Manalangin tayo. Anak ng Diyos, iligtas mo kami. Ang mga lagalag, walang patutunguhan, at wari nagpapadala na lamang sa agos ng mga unos ng buhay, naway makatagpo sa simbahan ng tahanan ng kapayapaan. Manalangin tayo. Anak ng Diyos, iligtas mo kami. Ang mga may sakit, naway makatagpo ng kasiyahan sa mapagpagaling na awa ni Kristo. Manalangin tayo. Anak ng Diyos, iligtas mo kami. Ang mga tapat na yumao, naway matagpuan ang kanilang kapahingahan sa presensya ng Diyos. Manalangin tayo. Anak ng Diyos, iligtas mo kami. Panginoong Diyos, habang tinatanggap mo ang aming mga panalangin, bigyan mo kami ng matatag na pananampalataya at walang kupas na tiwala sa iyong anak na aming tagapagligtas. Siya na nabubuhay at nagahari kasama mo at ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo ang lahat. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang mga inihahain naming panalangin ay tunghayan mo pakundangan sa pakiusap ni Santo Domingo. Sa katatagang dulot ng paghahain ito, pagtibayin mo ang mga nagtatanggol sa pananampalataya, pakundangan sa pagtatangkilik ng kagandahang loob mo sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Ngayong si Santo Domingo ay pinararangalan sa pamumuhay niyang totoong uliran at pagiging maaasahan sa panunungkulan, kaya't si Jesucristo na maaasahan sa katapatan ay inihahayag sa pangangasiwa sa sambayanan. Ang malasakit ng mga ulirang tagapangasiwa noon ay nagpapatuloy magpahanggang ngayon sa mga panalangin kanilang iniuukol
kaisa ng sambayanan mong dito ngayon ay natitipon. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan, magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kahit sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman, noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming obispo at ng tanang kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaysa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag po natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag
ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban. Kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang Kordero ng Diyos. Ito si Jesus na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amin pagkasabi ng pari o lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po.
huwag kayong matakot si Jesus. Ito. Mga paalala sa mga nagsisimba. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang lakas na dulot ng piging mong banal ngayong ginugunita si Santo Domingo ay lubusan nawang pakinabangan ng iyong sambayanan na napanariwa at napamunga sa kanyang pangangaral at naway matulungan ng kanyang pagdarasal sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang mga imahen at dasalan sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating pagdiriwang. Humayo kayong taglayang kapayapaan ng pong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesús Nazareno, sinasamba ka namin. Pinipintuho ka namin. Aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesús Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesús Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, dinarangal ka namin. Nilulwalhati ka namin.